Hi guys! Welcome to our YouTube channel! So for today's video is yung aking i-share sa inyo is yung experience ko kung paano yung sakit ng pag ano ng aking ngipin. And then kasi yes, nagpa-punot, then nagpapasta, and then nagpa-cleaning. So again, is yung experience ko dyan is first muna is inuna kasi sa akin na paggawa is yung pagpapasta. So ayan kasi guys, yung ano kasi dito sa bagang may konting sira yung isa kong bagang. So sayang naman kasi kapag ito ay masisira pa ng sobra. So ayan is inano ko na lang, pinapastahan ko na lang para for sure na hindi na siya sasakit or masisira. And then yung next kong ano, dalawa kasi yung pinapasta ko, yung nasa ano niya, yung nasa katabi niya. So ayan is parang na ano na siya. So parang yung pagpasta is okay naman doon yung pagpasta, pero parang yung ano ko ngayon is parang sumasakit, or depende siguro kasi nga yung ngipin ko kasi is meron kasi ditong binunot na isa. So siguro is doon yung connected niya. So hindi ko lang sure. So ayan. And then yung ano ko, yung next ko is yung second na ginawa sa akin is nagpa-cleaning ako. So ayan na yung ano, madami kasi 'di ba? Kapag mas maganda talaga ngumiti kapag hindi sira yung ngipin mo or hindi or malinis. So ayan is yung purpose ko kasi para nagpa-cleaning ako para mawala yung mga tartar dito sa ating ngipin. Pero hindi naman totally na madami yung aking tartar kasi 'di ba last time is meron akong braces. So ayan is kailangan mo talagang ipa-cleaning yan kasi 'di ba? Is meron yang mga ano, may mga nilagay dito sa ating ngipin. So kailangan natin talagang ipalinis para mawala yun. And then para makikita talaga yung linis ng iyong ngipin. So ayan yung aking ginawa is yan yung second na pinagawa ko. So and the last kong pinagawa is yung aking pagpabunot. Pero sa pagpabunot usually yung kasi yung kamay kasi ng dentist na humawak sa akin is sobrang gaan. Wala akong sakit akong nararamdaman. So ayan lang. And then isa lang kasing bagang yung binabunot ko kasi nga is nasisira na talaga siya, as in sira na. So kailangan ko siyang ipabunot pero hindi pa ako nakipag-experience na sumasakit talaga yung ngipin ko. Wala talagang sakit yung mga ngipin ko na like sumasakit, like 'di ba? Meron kasing iba diyan na hindi na talaga makakatulog kapag sumasakit yung ngipin. Ako, wala akong na-experience na ganyan. Yung purpose ko lang kasi na pinabunot ko 'yun para lahat ng may sira na ngipin ko is kung kaya pa lang pastahan is papapastahan ko, pero pag hindi na kayang pastahan is papabunutin na lang. So ayan, is yung pagpapabunot ko kasi is sobrang bilis lang. Parang nakahiga ka lang, tapos paghiga mo pinapatayo kanya para ipamumog ka na, tapos na, parang ganun. Wala ka talagang makikita na sakit sa pagpabunot sa akin kasi sobrang gaan ng dentist na naghawa. Kasi kami lahat ng magkakapatid, isa kanya talaga nagpapabunot. Kahit mahal. Oo, dyan is talagang mahal talaga. Pero kapag pwede mo pa siyang sabihin na ito lang yung budget mo or what, is pagbibigyan ka niya. Pero depende kasi sa pinapagawa mo. Hindi naman sabihin niya, ito papabunutin ko is nakakahalaga ng ganito. Hindi lang naman ganun. Kasi dapat is kahit ikaw is bilang mo or kung alam mo kung ano yung presyohan ng ganyan. Kasi nga is private talaga yung pinuntahan naming dentist. So, ayan. Doon kasi ako nagpabunot sa MMG.
sa kalibo. So, ayun. Yes, may doctor talaga dyan, sobrang gaan ang kamay. So, siya yan. Pag mayroon kang na-experience or dyan kayo nagpapabunod sa MMG, so, dyan mo, kasi hindi lahat ng, ano, ng dentist is magaan yung kamay. Merong mabigat. Katulad ng, ano, ng kapatid kong isa is nagpabunod siya. Isang ngipin, nasa 3-5 na. So, di ba? Kasi nga is, hindi siguro expert yung dentist na yun. So, ayan. Mas, di ba? Magsisisi ka talaga kung nasa isang ngipin lang, nasa 3-5 na, di ba? So, ayan. Yung sa kanya kasi is, parang wala ka talaga. Wala ka talagang nararamdaman maganda talaga as in maganda. So, ayan. Yung aking experience is, yun yung aking na-experience sa aking pagpabunod, pagpa-cleaning, at pagpapasta. Kasi nga, is first time ko talaga itong ginawa. Kasi, parang nandiyan yung ano ko, yung ate ko, yung mga kapatid ko na i-push ko na mag-i-ano ko na. Kasi nga, di ba, pag masisira yung isa, masisira lahat kapag hindi mo siya inaalagaan. Tapos, ganun. Tapos, di ba? Tapos, ayan lang. Pero, hindi naman pala masakit magpabunot. Akala ko kasi is masakit talaga. Oo, kasi 'di ba, alam naman natin lahat na may anesthesia ay hindi naman tayo makakaano. Pero 'di ba, kapag wala ka talaga, hindi talaga malakas or ano yung pain mo is parang ayaw mo talaga, atras ka talaga, kakabahan ka talaga or ganun. So, siguro is mataas naman yung aking pain. So, ayan, hindi kinaya ko naman, kinaya ko lahat. Kasi nga, kaya kong i-ano yung bagay-bagay na ginusto ko minsan, like sa, ano ko, sa kilay, like sa lips ko, diba? So, kinaya ko ngayon eh, sa ngipin pa kaya. Pero yan lang, kapag sa ngipin kasi is, hindi ka talaga makakagawa. Kailangan mo talagang mag-rest ka ng isang linggo. So, wala ka talagang magawa. Magtatambay ka lang ng isang linggo tapos wala, hindi ka talaga maglalaba or kung ano yung routine mo sa inyo or kung saan man is hindi mo yan dapat gawin kasi kailangan mo lang talaga na i-rest yung sarili mo para hindi ka mabinat, mabughat, what term yan, basta ganun. So ayan, is wala ka talagang choice kundi tumambay. So, di ba, nakita nyo naman ako na pa-chill-chill lang. So, wala yan. Wala lang. Gusto ko lang, tip ko lang, at saka bawal talaga. Kasi nga, di ba, mahirap naman kapag hindi mo ito sinunod. Kasi para naman to sa inyo, hindi naman to para sa akin. Or, kung ikaw naman is nagpapabunot ka ng ngipin, is para talaga yan sa'yo, para ma-safe yung imong, yung ano mo, yung sarili mo, para hindi ka, diba, mabinat. So, ayan lang naman yung advice ng mga dentist kapag nagpapabunot ka. So, wala ka talagang magagawa niyan. Mahirap naman pag gumawa ka tapos magkaano ka. So, diba, hindi naman natin masisisi yung dentist na yun kapag kita mismo yung hindi nakikinig sa kanya. Kasi nga binibigyan tayo ng advice para sundin sila, 'di ba? So ayan is pag hindi mo talaga sila sinunod, ikaw yung may mali. So ayan lang naman guys yung mga na-experience ko that time na nagpapabunot ako ng aking ngipin doon. And then kapag kasi nga, as a first time kong magpabunot is, parang talagang nandiyan yung kaba, di ba? So, pero sa akin is normal lang naman. Parang okay lang, parang manhid na siguro. Pero first time ko lang naman na magpabunot. So, ayan is, nandiyan talaga yung kaba. Pero okay lang, kayang-kaya ko naman yan. Tapos, ayan is yung in-advise sa akin, tapos na akong binunutan ng ngipin. Kasi yung huli nilang ginawa is pagbubunot ng ngipin. So, ayan is, pagkatapos na, yung nakatayo na ako or nakaano na ako, naresetahan nila ako ng medicine. So, ayan is,
Alam niyo naman po ano yung reseta sa inyo kapag nagpabunot na kayo, nangipin yan yung iniinom natin, di ba? So, ayan lang naman guys is... Tapos yung binawal sa akin is bawal ako kumain ng mga malalangsa. Like isda, ginamos, or basta like malalangsa, hindi kata dapat kumain yan. Like, oo. So, ayan. And then, yung gusto nilang ipakain sa'yo is like ice cream, yung malalamig. Di ba? Makatikim ka ng ice cream kapag nagpabunot ka ng ngipin. Pero kapag hindi ka nagpabunot ng ngipin, hindi ka talaga makakatikim ng ice cream. So, ayan, kahapon is nakatikim ako ng ice cream. So, di ba? Nagpabunot lang ako, nakakain na ako ng ice cream. So, yan lang naman guys. And then, yung isa is, yung may bawal kasi na iba is bawal... Kasi nandiyan naman yan, lahat ng bawal is nandoon naman yan nakasulat sa mga ano. So, siguro is alam ng iba or sa mga iba pang hindi nakapagpabunot ng ngipin is yung mga bawal na gawin is mag-use ng straw. Kasi nga, di ba, yung dito natin is yung doon sa loob na gang is malalambot pa. So, kapag gumamit ka ng straw is sinusuyok mo siya pababa. So, baka yung gangs mo doon is bumaba din, di ba? Baka yun yung purpose na bawal kang sumuyok ng ano. Tapos, yung isa is bawal kang kumain ng malalansa. Tapos, yung isa, bawal ka magbuhat. Bawal ka maggumawa. Kailangan mo talagang mag-rest ng isang linggo para iwas din yung ano. So, ayan lang guys, yung aking shinner. Yan lang yung aking na-experience sa aking pagpunta ng dentist. Kasi, wala kasi talaga sa plano guys ito. Kasi nga is, parang pinupush lang talaga ako na palinis mo na, paano mo na, kasi isa dyan yung aking partner. Kasi, parang almost 2 years na ako nag-brace. So, parang sabi ng aking partner is dumidilaw na yung aking ngipin. Parang naano na ba siya na baka masira yung ngipin mo or ano ganun siguro. Or siguro yung isa pa is parang nakaka-istorbo, parang nakaka-ano ba siguro yung isa. So, di ba? So, yan. Kaya gustong-gusto niya talagang ipakuha yung aking braces na yon. Tapos, di ba minsan kasi yung braces kasi sagabal din sa atin, oo, maganda ka talaga umiti kapag meron kang braces, pero not all the time na dyan ka is gumaganda ka. Oo, gumaganda ka, pero iingatan mo din yung ngipin mo. Kasi nga is sobrang tagal na or 2 years na. Almost 2 years na akong nag-use ng braces. So, ayan is parang hindi naman, wala naman sa plano yung pag-ano ko na ito na, palitan ko na or pakuhain ko na. Wala sa plano talaga na ganun yung aking gagawin sa aking braces. Kasi nga, di ba, kapag naka-braces ka, maganda ka talagang umiti. Kahit ano. Kasi nga, parang fashion yung kapag meron kang braces. So, ayan. Pero hindi lahat ng naka-braces is mayaman, guys. So, ayan lang naman yung sinasabi ko. Kasi, di ba, hindi ka naman makapag-braces kung wala kang pera. Wala kang pera. Oo, pero, kasi nga, di ba, kung gusto mo talaga, is achieve mo talaga. Kaya nga, di ba, yung iba kong chika dyan, yung like sa aking kilay, di ba, inano ko din yon, binag ko din yon. Kasi nga is hindi ako marunong magkilay. Akala ko nga hindi ako babae eh. Kasi nga hindi talaga ako marunong mag-makeup, mag-apply ng what. Yung ginagamit ko lang kasi pulbo lipstick is enough na sa akin. Pero kasi parang ayaw ko talaga na yung kilay ko'y sumasabog. So ayan is pina-microblading ko siya. And then nakontento na ako at hanggang ngayon is kontento na ako. Kasi nga is kaya ko naman siyang sundan ng lapis na ano ba. Tapos ayan. Tapos yung isa pa is hindi pa rin ako nakontento. Nagpagawa pa rin ako ng lip pigmentation. So ayan yung aking lip pigmentation is walang result. So di ko alam kung ibabalik ko to.
di ko siguro alam kung ibabalik ko itong ano ko, yung itong lip pigmentation ko kasi 'di ba? Kasi sabi kasi sa akin ng aking partner is ano na naman yung ano mo na yan, yung bibig mo, buska daw, yung malaki ba? Malaki ba yung ano mo, yung bibig mo? Tapos hindi na daw ako katulad dati na simple lang, maganda pa, sabi niya ganun. Tapos, hindi wala kang magagawa. Sabi ko is pag-isipan ko muna ito kung ibabalik ko to kasi 'di ba mahirap naman kapag binalik mo na lampas ng 1 month. So ayan is pinag-isipan ko talaga ito or kada araw na walang result is parang sinasabi ko ibabalik ko to, i-chat ko yung ano or ganun. Kasi nga sayang naman yung binabayad ko, hindi lang hundreds yung binabayad ko dito. Kaya nga, gusto ko talagang balikan. Pero, babalik, pag ito is, inurit, is, lalaki na naman yung aking lips. So, pag-isipan ko muna ng maigi, para kung ano naman yung aking gagawin dito. So, ayan, pag-isipan ko muna, or, magsasabi muna ako sa kanya. Kasi minsan kasi, kapag hindi ko na lang sa kanya sinasabi, parang inano ko lang, parang kung gusto ko is gusto ko talaga. Kaya wala siyang magagawa pag nandiyan na. Maano lang siya, parang masusurprise na lang siya pag bumalik ka sa kanyang lumalaki na yung lips mo, 'di ba? Kaya kasi nga hindi naman niya alam. So ayan lang naman guys yung aking sinishare sa inyo. Kung gusto mo talagang gumanda or ano, kailangan mo talaga ng pera para pagawain or ano. Kasi nga, diba, hindi ka naman gaganda kung wala kang pera. Hindi naman sa sobrang simple ka na is maganda ka na. Meron talagang maganda na wala talagang kalagay-lagay. Pero diba ngayon, hindi na yan ngayon uso. Ngayong uso na is lahat na lang, paganda na lang, bili dito, bili doon. Yung mga madaming pera, di ba ganun naman yung ginagawa nila. Pero yung sa talagang wala ka talagang pera is wala ka talagang ibibili. So ayan lang naman guys yung aking sinishare sa aking pagpapabunot, cleaning, and then pagpapasta ng aking ngipin. So ngayon guys, yung aking ngipin is okay na. Wala nang problema sa aking ngipin ngayon. Kasi na is okay na tapos wala ng braces. So hindi na tayo cute mag-smile dito. Pero okay lang naman yan. Okay lang naman yan, bahala sila. So ayan is, pero kapag pagsabaan ko muna itong walang braces, pero pag ano na naman is palaglagyan ko na naman ito. Depende sa aking mood. Kasi nga, diba, parang nakaka-attract talaga mag-smile na naka-braces. So, ayan lang naman yung sinishare ko sa inyo. So, diba? So, happy ako kasi nga is na okay na yung aking mga ngipin, wala nang sumasakit dito kasi wala na. Kasi wala namang sumasakit, actually walang sumasakit. Pero 'di ba parang nakakahiya naman sumabi na madaming sira yung ngipin mo, hindi ka naman kontento or confident na mag-smile kapag meron kang sira. So ayan, yes, naghihina na yung loob mo kag meron kang mga sirang ngipin. So kailan sa mga hindi pa nakapag-ayos dyan ng mga ngipin or hindi pa naman masyadong madami yung mga sira ng yung ngipin, ipaayos niyo na or ipapasta niyo na kung kaya pa naman. Magtanong lang kayo sa dentist na sa inyong dentist kung kaya pa ito bang papastahin kasi nga sayang naman pag ipapabunot natin. Kasi nga 'di ba pag ipabunot natin sayang naman kasi kapag ipabunot natin yung ating ngipin na kunti pa lang yung sira. So ayan, sana ipabunot niyo na para gumanda din yung inyong ngiti. Kasi nga kailangan natin, kasi yung isa kasing asset na maganda talaga yung smile mo, maganda talaga ka is yung smile mo. So yan lang naman yung sinishare ko sa inyo na aking pagpabunot and then pagpapasta and then pagpa-cleaning ng aking ngipin. 'Di ba? Sobrang ganda na ng aking ngipin today. So ayan, sobrang linis na to, guys. Ito na. Wala nang sira yung aking mga ngipin. So
okay na to. Maganda na yung aking smile. Charing. For the go lang tayo, guys. Kasi nga is, habang bata pa tayo, kailangan nating ipaganda yung ating sarili. Para hindi tayo ipagpalit. Diba? Kailangan nating maging maganda every day, every second, every hours, every minute. Yan lang naman, guys, yung aking sinishare sa inyo. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, sana i-click nyo na ang subscribe button. And then, sana i-watch nyo yung aking mga video. Thank you for watching, guys. Bye!